Sa gitna ng nararanasang pandemya, patuloy pa rin ang iba't ibang problemang kinakaharap ng ating bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng kaso ng kagutuman at malnutrisyon. Ang kaso ng kagutuman at malnutrisyon ay hindi na bago pa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ang lumalalang kaso ng kahirapan at lumulobong populasyon ang itinuturing dahilan sa paglaki ng bilang ng kaso ng kagutuman at malnutrisyon. Ayon sa Social Weather Stations o SWS, may pagbaba ng bilang ng kaso ng kahirapan noong 2018, ngunit dahil sa pandemya, inaasahang lalaki ang bilang ng kahirapan na nagresulta sa kagutuman. Magandang hapon po sa ating manonood. Narito po tayong muli sa ating kwentuhan ng ating Istorya Sessions. Ngayong hapon po ay makakasama natin upang mas mapag-usapan natin ang ating problema dito sa hunger at malnutrition sa kasalukuyan. Like what I've said, makakasama po natin this afternoon si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Siya rin po ang head ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Magandang hapon po sa inyo, Cabsec. Hi, magandang hapon po sa inyo. Angel, Angela, Angela, paano ba? Angel, Angela is okay. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nanonood at nakikinig po ngayon. Afternoon po sa inyo lahat. Ayun nga po, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makakwentuhan po kayo dito sa aming Istorya Session. So yun nga po, sabi nga po dun sa video kanina, ay hindi talaga may iwasan din yung iba't iba pang mga problema ang kinakaharap natin, di ba? Kahit tayo po ay nasa gitna ng pandemya. Isa nga po dito yung sinasabing hunger and malnutrition. But yun nga pa, unang katanungan ko po sa inyo, paano po ba naapektuhan nitong kagutuman ang lipunan natin? Ganon rin po ang malnutrition. Malaki po yung epekto, lalong-lalo na pagdating sa hunger at malnutrition ng mga kabataan natin dahil may long-term effect po ito. Lalong-lalo na pag undernourished yung bata mula 0 hanggang 2 years old, malaki po yung magiging epekto nito in the long term, no? Lalong-lalo na sa edad na ito, yung 0 to 2, dito pumapasok yung rapid brain development. Pangalawa po, sila po yung pinaka-vulnerable, yung mga bata. Pag hindi nutritious yung kinakain nila, kung nakaana sila ng kagutuman, mas madali pong sila magkasakit. At kung mas madali po sila magkasakit, alam naman po natin na may effects din po yan, no, sa katawan ng bata, maging sa economic cost para dun sa pamilya. Kaya lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, itong COVID-19, dapat mas lalo nating pangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan natin. So if hindi natin maagapan ito, isang buong generation po yung medyo maapektuhan dito. Nakita naman po natin based sa indication ng SWS, kung titingnan po natin yung kanilang survey, mas tumataas din po yung bilang ng mga pamilya na nakakaranas ng kagutuman. Yung sektor ng mga kabataan, yung mas makikita po nating measurement kung paano ito nakaka-apekto ng kalusugan ng isang bata ay pagtingin mo sa yung pagtimbang natin, no? Sa timbang ng bata. So meron tayong mga different categories, no? Yung isa nga dyan, yung stunted. Pag sinabi po nating stunted, ang ibig po sabihin ng stunted ay yung kanyang height pagkabansot. Bansot. Yung kanyang height ay hindi angkop sa kanyang edad. So, ang tawag po nito is bansot, no? Meron din po yung wasted. So, pag sinabi mong wasted, ibig sabihin yung height niya ay hindi angkop sa kanyang weight, no? So, ito yung mga tinitingnan nating indicators kung saan dito po natin mas nakikita
na undernourished yung bata, kumbaga. No? So, ito yung mga tinatawag nating hidden hunger. So, maliban sa kagutuman per se, which is hindi sapat yung kinakain, meron pa tayong tinatawag na hidden hunger, which is hindi sapat yung nutritional intake ng bata na nagre-reflect dun sa pagkabansot at yung tinatawag na pagka yung wasted or severely wasted naman. Yes, ganun nga, Kabsik, eh, no? It's good that you mentioned that. Kasi as according to several nutritionists, sinasabi nila, a person can have 3 square meals in a day, pero hindi pa rin niya na, kumbaga, naaabot yung tamang nutrition sa kanyang katawan. Totoo po yan. Kasi syempre, pag talagang tingnan natin, ano, pag sinabing, lalo na mga poorest families, no, para hindi makaranas ng gutom ang bata or ang pamilya, ay sa palagay nila, kung nabubusog naman sa kanin, no, or sa starch, ibig sabihin na kumbaga na nabigay na yung kailangan na pagkain, pero hindi po yun yung sapat, eh. Kailangan meron po tayong protina, meron po tayong kulay, meron po tayong karne or isda, meron din po tayong yung nutrients na nakukuha sa prutas din. So ito yung kumbaga pinaka-healthy meal na tinatawag. Meron nga yung National Nutrition Council, may formula sila dyan, ang ating mga dietitian, may formula talaga sila kung ano ang ibig sabihin ng isang nutritious meal. Pero dahil ang isang nutritious meal ay may kamahalan at hindi abot ng ating, lalo na yung mga mahirap nating mga pamilya, usually heavy sa starch yung yung kinakain, yung pinapakain sa pamilya. At sasabihin nga, swerte na tayo na may nakakain pa tayo kaysa sa wala. Totoo. Tama ka dyan, Kabsik, so, no, kasi yung dun sa mga... Yeah, dun sa ibang mga na-feature ko rin po na mga stories, ganyan, eh. Bigyan na lang nila ng kanin, asukal, o kaya kanin, toyo, okay na, basta daw makaraos lang ng isang araw. But you've mentioned earlier, ano, na undernutrition could reach to, kumbaga, complications, diba? Maaring maraming may sakit, ganun din, may mga other complications like death and etc. Meron po ba tayo ngayong data, Kabsik, na nagpapakita na ang isang tao or sa isang certain area natin ngayon sa ating bansa ay nagsusuffer ng malnutrition and hunger and at the same time affected din ng COVID-19? Would we know any data on that? Well, before nagkaroon ng COVID, meron naman tayong ginagawang ng mga surveys, no? May expanded nutritional survey or ENNS na ginagawa ang ating gobyerno. Ang Philippine Statistics Authority may ginagawa din mga surveys para malaman kung saan po yung pinaka-priority natin in terms of the problem of hunger. In fact, kami sa cabinet, meron po tayong tinatawag na Human Development and Poverty Reduction Cluster. At dito sa cluster na ito, naka-identify nga po tayo ng 32 priority provinces. Pero kailangan matandaan po natin, itong 32 priority provinces po natin, ito yung before nagkaroon ng COVID, na-identify na po natin na priority siya dahil dito po yung pinakamataas na level of hunger, pinakamataas na level of poverty, at mataas din yung level ng teenage pregnancy. No? Kasi nakatali po yan. Eh. Usually yung mga teenage pregnancy, yung mga teenage mothers, sila po yung pinaka-vulnerable dahil nga po ay marami sa kanila hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral, so yung kanyang economic yung future, no, yung kinabukasan niya, yung economic opportunities para sa kanya is medyo questionable kung makuha niya yung pinaka-prime economic opportunities para sa kanyang sarili. So dito rin pumapasok yung cycle of poverty, kung makalabas ba siya dito sa cycle of poverty. So, ito yung mga indicators natin. Siyempre, kung mataas ang bilang din ng kagutuman dun sa isang area na yon, usually, yung long-term effect niya para dun sa bata at para sa pamilya. Unang-una sa bata, pag mataas yung poverty level dun sa area na yon at hindi nakakain ng sapat,
at hindi mataas yung nutritional intake, yung long-term effect nga nito is because madaling magkasakit ang bata or yung indicator natin is undernourished siya or wasted or bansod or stunted siya. Usually, ito yung mga bata na hindi nakakapagtapos ng pag-aaral nila. Laging nagkakasakit or dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya, hindi pumapasok ng school. At dahil hindi pumapasok ng school, ayun na nga, ang ano bang teacher niya. So, yung ginagawa po natin, meron tayong mga feeding programs na ginagawa, no? Like the school feeding program. Oh, I have to cut you there, no? I'd like to talk about your programs on Zero Hunger. But babalik tayo maya-maya lamang. Nangyayari ang malnutrisyon kapag ang katawan ng tao, bata man o matanda, ay hindi nakakakuha ng mustong sustansyang kinakailangan upang makaiwas sa mga sakit at mabuhay ng malusog. Ayon sa Save the Children, ang pagkabansot o stunting ay isa sa malalang kaso ng malnutrisyon. Naitala noong 2019, ang mahigit 28% na kabataan, edad 5 taon, pababa, ang nakararanas ng malnutrisyon dahil sa kagutuman. Habang ang stunting rate naman sa mga kabataan, edad 2 taon, pababa, ay umabot na sa halos 22%. Ayan, Kabsek, as we continue on with our discussion, tanong ko lang po, before the pandemic, ano-ano po ba yung mga programang ginagawa ng inyong agency, no, regarding this zero hunger and malnutrition in our country? Well, kung titingnan natin yung mga programa na ginagawa ng gobyerno kontra kagutuman, syempre nandiyan na yung 4Ps program, no? Mm-mm. Alam naman po natin na meron tayong 4Ps program na ini-implement ng ating gobyerno, ang ating pamahalaan para matugunan yung mga pangangailangan ng poorest of the poor families dahil sila po talaga yung nakaranas ng kagutuman, no, sa ating bansa. Pangalawa po, meron po tayong mga feeding programs ng Department of Education at ng DSWD. So sa Department of Education, meron po tayong libreng school feeding program para sa kinder up to grade 6. Ang target po natin dito, yung mga wasted at severely wasted children. Ibig po sabihin yan, yung mga bata na maliit ang timbang, mababa ang timbang dun sa kanilang height, no? So yun yung wasted and severely wasted. Pagdating naman sa mga daycare center children, ang ating DSWD ay may child development centers o yung tinatawag na daycare centers. So dito sa mga daycare centers ng DSWD ay meron din po tayong tinatawag na supplementary feeding program para din sa mga undernourished children na daycare age, no, na nag-attend ng daycares ng ating DSWD. So kung meron po tayong programa na pinapilot ngayon pa lang ay yung para sa pre-day care. At ito nga po yung dito papasok yung pinakabagong batas, yung first 1,000 days of life or yung kalusugan at nutrition ng Magnanay Act. And I think dito talaga po dapat nakatutok ang ating government efforts dahil nakita naman ninyo sa video kanina, tama po yun. Yung mga bata na age 5 and below, nasa 28, almost one-third percent na mga kabataan age 5 and below ay stunted, no? So dito dito papasok yung first 1,000 days of life. Kasi pag sinabi mo first 1,000 days of life, from 0 to 2 years old yan, eh. At doon nga sa doon nga sa ano na sa pinakita diyan, mga 21%, no, ang mga bata na under 2 na stunted. So ito yung kailangan na pa natin isulong programa, yung first 1,000 days of life.
Yes, I understand, ano, how important it is yung first 1,000 days. And of course, CABSEC, no, with these all programs in place, before the pandemic, alam na natin, nag-roll out na yung mga programs na yan. But ano po ba yung mga roadblocks o yung challenges na we are facing right now na nasa gitna tayo ng pandemic? Paano po natin makakasiguro na inclusive itong programa natin, not just in the far-flung areas, but also to those who talagang affected nitong pandemya na ito? Actually, malaki po yung magiging challenge natin ngayon, Angela, no? Dahil nga sa COVID-19, wala na face-to-face classes. So, ma-imagine mo lamang, dahil walang face-to-face classes, paano natin isusustain itong supplementary at school feeding program natin? Kasi noong wala pang COVID, madali lang, papasok ang bata, bibigyan natin ng libreng pakain tuwing lunch, no? Or before lunch, may pakain na ibibigay sa kanila, madali natin ma-measure yung success din, di ba? Titimbangin mo as a baseline, tapos pakainin mo ng 120 feeding days, and then at i-measure mo, i-monitor mo. Eh ngayon, pag wala ng face-to-face, paano na yan? Mag-house to house tayo. Exactly. So yun na yung challenge po na tinitingnan, nakikita po namin. Malaking challenge po nito para sa ating pamahalaan. So ang gagawin po natin ay kailangan i-ensure po natin na yung ibibigay natin ng mga food packs dun sa mga bata na house to house, no, ay yung nutritious na food packs. Siguraduhin natin na yung ibibigay natin ay hindi yung nakasanayan natin na bigas, noodles, instant noodles, canned goods. So ito ang binabantayan natin na magpatuloy itong programang ito, pero ano ba ang nilalaman ng food basket na yan? Ano ba yung... And then pangalawa, paano natin i-monitor na talagang ito ay ipapakain sa bata at nakain talaga ng bata? Kasi hindi sa school ang implementation eh. Kumbaga bahay-bahay. Bahay to bahay. Bahay house ang pamimigay natin yan. Pero CABSEC, yun nga po, no, it's good that you mentioned that. Bukod po doon sa food distribution or feeding program, doon po sa mga nabanggit, ano, how do we ensure yung future of this project when it comes to ensuring the health of pregnant women, senior citizens, persons with disability? These are all vulnerable sectors po kasi, no? Pero bago niyo po sagutin yan, magbabalik po ulit ang istorya. As I've mentioned kanina, no, yung last question ko sa inyo, CABSEC, paano natin masisiguro yung long-term projects natin in the future will be implemented kahit na tayo ay may pandemic, specifically doon sa mga most vulnerable sectors natin, pregnant women, senior citizen, children, and of course, persons with disabilities. Yes, actually, before nangyari yung COVID-19 pandemic, noong January of 2020, gumawa ng executive order si Pangulong Duterte to create the Interagency Task Force on Zero Hunger. Kaya zero hunger po yun dahil bago nangyari yung pandemic, actually meron tayong commitment sa international United Nations, no? International commitment natin na zero hunger by year 2030. So binuo task force na ito para to make sure na we are on track to zero hunger by year 2030 as part of our international commitment. At dahil nangyari nga yung COVID-19, actually ang United Nations sinabi nga nila na maaring hindi nga po walang isang bansa siguro ang makakaabot nun sa tawag na Sustainable Development Goals at kasama na dyan ang zero hunger dahil nga sa challenges ng COVID-19. Ganun pa man, patuloy pa rin yung trabaho namin sa Interagency Task Force. So kami maniniguro na yung ating mga programa ng gobyerno ay magpapatuloy, no, kahit na may pandemya. So itong supplementary feeding, itong school feeding program, tututukan namin to and make sure na interagency siya. So lahat ng mga government
efforts, government agencies ay isusulong ang mga ito. Pangalawa, gagawa rin tayo ng roadmap natin. So by October 16, meron po tayong tinatawag na World Food Day kung saan dito launch namin yung aming national food policy. Now, na nangyari yung COVID-19, syempre i-update namin ito kung ano ba yung plano natin. So from food production to nutrition to food availability and accessibility at kasama nga dyan yung pinaka-vulnerable sectors natin to food resiliency ng ating food systems to people participation. At titingnan natin kung ano pa mga gaps in terms of policies para gagawin natin yung anong necessary policies or mga bagong batas, especially now na may kinakaharap tayong pandemya na COVID-19. So ito yung ilunsad namin sa October 16. Ganun pa man, meron din tayong tinatawag na banner program, which is the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. To put it simply, para simplihin ko lang po, lahat ng mga feeding programs na ginagawa ng gobyerno, ang magsusupply dapat nito under the IPAP program ay yung mga maliliit na mga magsasaka. So, sa ganung paraan, wala nang middleman, gobyerno ang bibili ng ani na ating mga small farmers, agrarian reform beneficiaries, ang ating mga irrigators associations under NIA, ang mga farmers organizations under the Department of Agriculture, lahat ng mga maliliit na organisasyon at mga kooperatiba na yan, dun po tayo magsosource out ng lahat ng mga feeding programs po natin. To make sure hindi lang tayo magpapakain, hindi lang natin sinusustentahan yung libreng pakain natin sa mga most vulnerable sectors, kundi tinutulungan pa natin yung mga maliliit nating magsasaka kung saan yung rural poverty and rural hunger, yun ang pinaka-prevalent. So hitting two birds with one stone, ma-attack natin yung problema ng kagutuman, mabibigyan pa natin ng hanap buhay yung ating mga maliliit na magsasaka. Oo nga no. Okay yun, Kabsek. And we look forward to that long-term project and hopefully mas mahimay natin yung kinukwento mo sa akin. But before we, you know, let you go, Kabsek, I'd like to know kasi during our discussion and I've seen several articles and interviews about you and I can see po yung passion nyo in this issue, no? Zero hunger in our country. I was wondering kung ano po ba yung dahilan sa likod nitong pagiging malapit nitong issue na to sa inyong puso, Kabsek? Nung bata pa ako, actually, totoo lang, na-expose ako dito nung gawa nung dahil yung tatay ko na sa public service nung early in his career. Right. Ako po ay, nung bata pa ako, yung bahay po namin, dun po tinatanggap ng tatay ko lahat ng mga constituents na kailangan ng tulong mula sa kanya at sa kanyang tanggapan at opisina. So every time na nagigising ako ng umaga, pagbaba ko o paglabas ko, pupunta ko sa ano, nandun yung nakakahalubilo o nakakausap ko yung mga pupunta dun sa aking bahay. So at an early age, na-expose ako dito. Tapos parang nakita ko, itong problema nito, pabalik-balik na problema, no, every year, right. it's the same problem being faced by many of our people sa ating mga kababayan. So, alam ko na may solusyon naman ang lahat ng ito at nakikita kong solusyon ay dito na isa sa anti-hunger and anti-poverty na mga programs tulad nito. At yung nakikita natin, kung ang isang bata ay nabubuhay sa isang environment kung saan hindi sapat yung pagkain na kinakain niya or yung kinakain niyang pagkain ay hindi sapat sa nutrition at sustansya, ay may long-term effect po ito. So kung gusto natin tapusin itong cycle of poverty and hunger, dapat dito tayo mag-umpisa sa mga bata. Hindi lamang sa edukasyon. Lastly, Kabsek. Hunger and nutrition. Say, go ahead po. Ayun. Lastly, Kabsek, nakita naman po natin during nang nag-start yung pandemic, talagang naging favorite po kayo, especially ng mga kabataan. Nakikita nila kayo lagi kapag nagsasalita tungkol sa mga COVID-19 response natin. What else is to be expected of you as we move along? And ano po ba yung maaaring mensaheng maibigay nyo sa ating publiko regarding our situation, ganun din po sa ating mga frontliner? Sa ating mga frontliners, alam ko kung gaano kalaki yung sakripisyo ng ganyo sa taong bayan at sa bansang Pilipinas.
Kung hindi man laging nasasabi sa inyo or siguro hindi nyo ma... minsan-minsan ay nagda-doubt kayo, huwag po kayo mag-doubt na kung gaano kalaki po ang aming pagsaludo, pagpapasalamat sa inyong lahat ng inyong mga sakripisyo. So, ipagpatuloy nyo lang, lahat naman tayo ay nandito. We're here to support you. No? Hindi lamang ang pamahalaan, hindi lang ang gobyerno, kundi ang tao. Sa ating mga kababayan, kita naman natin ang sakripisyo ng ating mga frontliners. So, may responsibility din po tayo. Ang responsibilidad po natin ay hindi hawa dapat sa COVID-19. Meron po tayong mga patakaran, may mga tungkulin po tayo, may mga protocols po tungkol dyan. Wash your hands, social distancing, wear a face mask, at mas mabuti kung may face shield din po, maliban sa face mask. Kami naman sa pamahalaan, hindi man tayo perpekto, pero gawa natin ang lahat para lamang tapusin itong problema ito. At itong problema ito, hindi lang namin problema ng lahat ito. Kaya importante na hindi tayo mag-away-away, kailangan magkaisa po tayo, magtulungan po tayo dito. No? Hindi ito madami, pero ako'y naniniwala na sa pagkakaisa sa bayanihan at dapat hindi tayo mawala ng pag-asa, kaya natin labanan ito. Pilipino pa. So, ayun. Po. I agree with you on that, Cabinet Secretary Cardinal Grales. And we look forward and good luck po sa inyo pang mga gagawin sa future. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makausap po kayo. Maraming salamat, Cabinet Secretary Cardinal Grales. Maraming salamat, Angela. At sa lahat po ng Pilipino, magkaisa, magtulungan po tayong lahat. At magdasal, lalo-lalo na. Kailangan natin ng maraming dasal. Thank you po. Mabuhay po. God bless. At ingat po lagi. Thank you. At mahaba-haba pa po ang laban upang mawakasan ang kagutuman at malnutrisyon, lalo't may kinakaharap po tayong krisis sa kalusugan. At hangad po natin na ang laban na ito ay mapagtagumpayan sa hinaharap. Ako po si Angela Lagunsad at ito ang istorya.